Hi mga ka-UFAM! Welcome to another video. And this time, ako lang mag-isa, wala si Papa Yu, because this is a plus size haul! Nandiyan si Papa Yu, nasa background. Dito ako! Okay. So, kasi gusto ko rin mag-react siya dun sa mga ano, dun sa mga yung mga swimsuit na nabili ko. Swimsuit. Huwag kayo magdala, magpatumpik-tumpik kung gusto nyo makita ang aking napakagandang banduan. Just watch the video. So, saan ba ako nag-shop? Actually, even before nag-hit to sa TikTok, nakabili na ako dito sa shop na to. Kasi nakita ko din talaga na may marami silang mga plus size talaga doon. Kasi meron sila talagang separate parang department for plus size women. So, this is Shein. S-H-E-I-N. So, alam niyo na yan. Sobrang popular ito sa TikTok. Pero even before, nakabili na ako dito ng mga tatlong swimsuit. Papakita na lang ni Papa Yu yung mga swimsuit na yan dyan. Sa mga pictures dyan. Iva-flash niya na lang dyan. So, naisip ko na bumili ulit ako since sa pandemic, napapadalas yung pagpa-private pool namin. And syempre, ayoko nang umuulit ng swimsuit eh. Wow! Susha! Yeah, man. Meron pala, kakala mo ka sexy eh. No? Eh, bakit ba? Eh, gusto sexy ka naman talaga eh. Sexy ka naman talaga. So, ever since na nag-gain ko yung confidence ko sa pagiging mataba ko, naging medyo comfortable na din ako mag-wear ng mga bikini. Sana, doon sa mga kapwa ko plus size, makakita kayo ng inspiration doon sa mga hindi pa masyadong comfortable sa pag-wear ng bikini. Okay lang. So, I bought... Wow, ilan ba to? 7 na mga swimsuits. Yung iba tankinis, yung iba two-piece. Pero high waist. Hindi na kaya ng confidence ko yung talagang bikining-bikini. Yung mga high waist naman, kasi makikita yung biyak ko kayo sa amin. Meron akong tahi. Ano ako eh? A fun and still. What? Fun and still. Yung nasa ilalim ng lahat ng mga pusun ko. Ganun. Okay. So, i-rate ko siya and titingnan ko kung true to size ba siya or everything. Basta lahat, i-review ko dito. So, start na tayo. Isa-start ko yung pinaka hindi ko type. Okay? Type ko. Lahat naman sila maganda pero hindi ko masyadong type. Ano ba yung hindi ko masyadong type? So, ito yung hindi ko masyadong type. So, ito yung pin top 7. Top 7 siya. Okay. So, this is parang, ano ba tawag dito? Tankini? Tankini ba tawag dito? Yan. Kasi meron siya na parang shorts. Pek-pek shorts. Yan, ganyan siya. Grabe! Grabe hot ako. Yan siya, yan. And then ito, alam mo maganda sana siya kasi talagang pag ganyan siya eh. Nakikita yung boobs ko. Kasi, gusto ko yan eh. Oo, kaso kasi... hindi naman mali ng Shein. Mali ko. It's my fault. Just kasi, parang napalaki yung size na nakuha ko. Medyo maluwag siya sa akin. Feeling ko, kapag lumusong ako sa tubig at nag-dive-dive ako doon, naglagaslaw-gaslaw ako doon, pagtayo ko, nakagano na yung suso ko. Yun lang ang feeling ko. Ha? So, kapag kayo kukuha ng ganitong type, ganyan, papakita ni Daddy kung ano sa akin, fit sa akin. Be sure na parang siguro mag-size down kayo ng isa. Kasi medyo maluwag siya eh. Maluwag siya. And, yun. Alam naman natin kapag swimsuit, dapat hapit na hapit, diba? Yan. Pero maganda siya. Kasi nakaka-enhance siya na parang kala mo sexy-sexy mo. Kasi itong mga ruffles na to, parang nakakabigay siya ng ganong illusion. Yun. Ganda to. And ito. Kung hindi ka masyadong ano na magtanga-tanga ganyan. So okay siya, medyo ganyan lang. Shorts lang siya. So type ko to, pero yun nga, napalaki ako. Okay? Next is this one. Alam mo, pinaka-type ko dito, ito. Ito, tingnan mo. Yan. Ito oh, gustong-gusto ko yung mga ganito, yung may paganyan kasi parang feeling ko ang sexy, nakaka-sexy siya. Nakaka-give siya ng illusion na parang ang sexy mo kapag may nakikitang skin. May nakapick na skin na onting-onti lang. Ganyan. So, ang ganda nito. Type ko to. Yun nga lang. Again, hindi siya masyadong
nakaka-sexy din to kasi tingnan niyo, nakikita niyo ba yan pag ganun siya? Parang pag ganun yung sa ilalim. So parang nagbibigay siya ng ano na parang luminipis yung waistline mo ganyan. Ang ayaw ko lang dito, maluwag din. Maluwag din. So kasalanan ko na naman. Kasalanan ko na naman. Kasi masyado kong in-overestimate. Masyado kong feeling ko kasi ang laki-laki ko na, kaya talagang finor XL ko na, tinodo ko na. Yan. Pero ang ganda nito, oh, diba? Cute. Although hindi siya, at saka may pad siya, ha? So, dun sa mga medyo galit na galit ang mga utong. Real talk lang. Jutong, oh. Yung mga galit na galit ang mga utong. So, hindi kayo maano dito. Hindi kayo masyadong makakonscious. Kasi, meron talaga siyang pads. And yun nga lang, hindi siya pa ganun. Eh, gusto ko talaga yung kakita yung sisi ko. Ganun talaga gusto ko. Type ko talaga yun. Next is ito. Ang ganda-ganda nito. Talaga, kung talagang nakakuha lang ako ng tamang size. Kasi maluwag na naman siya. Taka ko, no? Eh, papayat ka pa. Yun na nga, eh! Wow! Papapayat ako? Bakit ko ini-intense yung sarili ko na dapat mataba ako? Hindi dapat naging motivation ko siya para pumayat if ever hindi siya kasa sa akin. How dumb! Wow! Tingnan niya yan. Ayan, nakita niya yan. Ang ganda, diba? Lalo na to. Lalo na to. Ganda yung girl. Wait lang. Ang maganda naman dyan, pwede mo siyang i-interchange, no? Oo. Yan naman ang maganda. Correct. Ito naman, maganda to. Ang maganda dito, ayan na naman, yung mga pasilip na naman na ganyan. And wala naman masyadong kamot yung dito ko, so okay lang. And kahit may kamot, eh, carry lang yan, di na mapapansin yan. Ayan, oh. Ang ganda, diba? Ganda. Sa gilid yan, oh, nakaka-sexy yan. Nakaka-sexy yung mga ganyan. Ang ganda talaga nito, kung nakakuha lang ako ng right size. Although, ang main con niya is itong pangtaas niya. Dun sa mga, syempre, mostly ng mga plus size, aminin na natin, medyo pinupull na ng gravity ang mga boobs. Yung, alam niya, medyo law-law yun. Tapos, yun. So, hindi siya napupush up. Ah, wala siyang padding? May pad siya, pero iba kasi yung talagang may wiring dito or kaya may something na nagpupull up sa kanya or may spaghetti strap na ganyan, ganun. So, yun lang. Kung malaking-malaki, kasi ayun sa akin, malaki suso ko, pero hindi sobrang laki nung katulad ng ibang mga plus size. Yung malaking-malaki na yung suso nyo, ewan ko lang kung ma-hold niya. Yun lang. Pag-angat niyo sa tubig, wala na. Correct, correct. Yun lang ate, ayaw natin mangyari. Okay, and top 3. So, gusto ko to. Kasi ayaw ni Kelvin to. Papayin. Ayaw ni Papayu kasi ewan ko ba, ayaw niya ng mga animal print na chichipan siya. Pero ako, type ko to kasi sobrang ganda ng yung fit niya sa akin. And yung kung kanina hindi na-hold, ito hold na hold yung suso mo. Pagang kitang-kita yung suso mo ganyan. Kasi pa-halter siya. So kung tapos sa dito sa likod, it's as parang adjustable siya. So kung gusto mong hatakin yung suso mo na magkalapit, ma-adjust mo siya sa likod, tapos dito mo na lang siya i-ribbon sa likod. Tapos, ganyan pa siya, parang paano, dito, sweetheart, ganyan. Mga sweetheart, yan yung nakaka-enhance ng mga boobs. Tapos, yan o, meron siyang, hanggang dito siya. So, ang makikita lang talaga na area sa'yo, onting-onti lang. So, para na lang din siyang one piece. Ang ganda nito, boy! Tignan nyo na lang, tignan nyo na lang yung video. And itong, ito pa, oh, diba? Ang ganda. Ganyan, oh. Ang maganda pa dito, para siyang merong, ano bang tawag na sa ganon? Yung parang kulukulubot? Wrinkles. Basta ganon. Wrinkles. Basta may, yung parang nakakapag-give siya ng illusion na parang hapit siya, ganyan. Mas, nakaka-sexy. Siyempre, yun ang gusto nating mangyari. Yun ang gusto nating mangyari, yung nakaka-sexy. Ayaw na naman natin yung, kahit na mataba na tayo, ayaw naman natin na mas mataba pa tayo than the usual, diba? Second place. Actually, pwede silang tie, pero... Yes. Mas type ko talaga isa. Okay. Ako din. Ito siya. Ang ganda. Buti na lang,
ito, wala nang 4XL. So, nagsettle ako sa 3XL. Ito, saktong-sakto sa akin to. Saktong-sakto. Alam niyo yung mga ganyang illusion, ganyan. See-through. And then, ganun din sa, ano, may... Yung mga ganyan, yan mga type ko talaga. Kasi mag-give siya nga ng illusion na medyo mas payat ka than the usual, di ba? Ang ganda, o, oh, di ba? Tingnan nyo na lang. Okay. And last but not the least, my top one, my ever-ever... Alam mo, may dalawa pa nitong, may dalawang ano pa nito. Neon tsaka orange, di ba? Parang gusto kong bumili ng dalawa nun. Ang ganda talaga! Okay. Okay na. Tapos yung loob niya pa, yung talagang, okay, intense. Kasi adjustable pa siya. Yan ang mga gusto ko sa mga, tignan nyo naman yan, guys. Oh, ang ganda, di ba? Feeling ko pag ganyan, pinakita lang sa inyong ganyan, hindi, parang hindi maganda. Pero tingnan nyo na lang yung video kung paano siya humapit sa body mo. And meron siyang adjustan na ganito. Maganda yung mga ganito adjustan kasi yung iba mababa ang shoulders, yung iba mataas ang shoulders. And gusto mo talaga yung tamang-tama para nakaganon yung suso mo. Hindi, diba? Oh! Panalo talaga to! Oh, diba? Ang ganda. Yan ang top 1 ko. And saktong-sakto lang yung size sa akin kasi 3XL din to. So talaga, 3XL lang ako. So walang magsasabi na 4XL ako ha. 3XL ako. Tapos magto-2XL pa ako by yung mga siguro may May na. May na 2021. Ayun lang. Meron pa kami pagdating na Shane. Na Shane. Bumili pa kami ulit for the kasama case. Na ako. Yeah, yes. So... Sa next, may part 2 pa to. Yun nga, yung mga Shane na yon. For now, mga plus size bikini muna. So, medyo matagal-tagal na tong mga bikini na to sa akin. Siguro, next bili ko na mga next year na. 1 month na next year na. Ang ganda din po. Ayun lang mga kayufa. So, kung gusto niyo ng mga ganitong content, yung mga plus size haul, yung mga plus size ladies ko dyan. So, lahat ng plus size community dito sa Pilipinas. Sabihin niyo lang sa akin para ituloy-tuloy natin yung ganitong trend dito sa YouFam namin. So yun lang. So don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell so you can be notified for future updates mami. Pero okay na yun, di ba? Ito si Mama Yu and nandiyan si Papa Yu. At ito ang YouFam! Whoa! Ay! Ito nga pala yung lipstick ko at saka yung kilay ko. Coming soon!